This is MBC Mindanaoan Broadcasting Channel. Hi, I'm Marco Alcaraz, and I'm inviting everyone to watch MBC Mindanaoan Broadcast Channel. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Special report. Special report. Man, no stop watch when you bubbly, bubbly. Serious thing it on a comedy, comedy. Man, them say you want the comedy. Man, no stop watch when you bubbly, bubbly. Serious thing it on a comedy, comedy. Man, them say you want the comedy, comedy. Some me want get some and come trouble, trouble. Bust two back like the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Yeah, so I see a bubbly, bubbly. And she know when she got see a carry me remedy. And it look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Money body may take up a permanent residence. When you bubbly, bubbly. Serious thing it and a comedy, comedy. Man, them say you want the comedy, comedy. Some me want get some and come trouble, trouble. Bust two back like the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Yeah, so I see a bubbly, bubbly. And she know when she got she a carry me remedy. And it look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. On your body, me take up a permanent residence. Trumpets blow. Stop watch when you're bubbly, bubbly. Serious thing it and a comedy, comedy. And them say you want the comedy, comedy. So me go and get some and come trouble, trouble. Bust two back like the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Yeah, so I see a bubbly, bubbly. And she know when she got she a carry me remedy. And it look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. On your body, me take up a permanent residence. Thank you.
body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Make the trumpets blow. Special report. Special report. So that's how you will be graded accordingly. No, you have to pass both the written and oral examination. After that, you will be given an accreditation. Especially sa mukha na aming babangon, Island. Like yes, what happened in Palawan. Like what happened in Palawan. Dahil natulong ko, murag to you, or wala sila kabal kung sa ilang mukha to niya. Di, sad na kayo, makita mo sa mukha kay naami, yung anak ba? Yes, naami yes. Mga foreigner, mga mo tingin sa babangon. Yes. So, parang concern lang kayo ko, kay way back, mga 5 years ago, ano, mga 7 years ago, we have travel agency in Cebu. And then, na-appeal ang Miss Cook sa ilang itinerary, mag-bike sila, biking mga Swiss, duha sila pabuo. Di ha sila ni kuha domestic na ticket na mo. Okay. So, di nun sila nga, maka-assure baka sa among safety, sa misami sa occidental. Actually, wala pa ako sa NGO at all the time. Ano, NGO mo, pero wala pa yung as in, ani ka organize ang tourism at tumatay. So wala yun ko, ni prefer ko malilis na mo mag-ticket na ako kaya mo kung sa sila dire. Wala, dili ko kahatan o assurance kung safety ba sila sa miso. Kaya mag-fight mo sila, duha sila. So, niyo na ako, sir, kung hindi siya kabulungon sa lahat. Kung ang katong members sa mga ayat na kayo na nalidya ko tayo sila. So, karang siguro mga safety na yung talibang ito. Well, it's just a matter of coordinating. No? Doon na may groups na coming over. It's just a matter of coordinating with the TNT and the Army. Not that they are going to be to join a tour, but it's just a matter of informing them that the group na coming to your area so that ang ilang na satellite offices can be alerted as well. So, that's how we are going to do. No? Ato lang i-coordinate. E usahan yung mga instances, example ba itong sa Bukid noon, doon ay nahitabukid ito sa mountain climbing nila ang Tuhan. Huwag mo nakabaw ang local police at ang army na naani ay groups going for a bird watching. So nagkataon ko na doon ay murag operation sa pick-up inside. So na yung mga miscommunication. So after that, inangal na example, kung tayo sa Bukid, Malindang, for instance, it should be coordinated with the security or some army for that matter. Para mag-alert sila nga na ay mga groups na traversing the area. So it's a matter of coordination.
as to the security ng mga shooting ng 100%, hindi sa tama ka-assure 100%. Kaya when we go to Hong Kong, di ba naging assure nila? Pumantay yung tulubang ko ng 100%, no? Of course, we will do our share. We will do our best to accommodate all of them. But really, to assure them ng 100%, hindi sa tingali ka mong assure. Bumalik ko sa'yo, you are right, no? But, like for instance, this is an open sea, this is an open area. Meaning, anything can happen in between. So I cannot guarantee na hindi ka madagmatiha. Hindi ka mausaliyawan mo dito ka, no? Exercise caution lang dito. But assuring them 100%, for me, hindi sa tingali ko 100% yun, optimi ka po dito, no? We will do our best. We will be there for you. We will do our we will activate our network from tourism office to the LGUs to barangay captains or whatever to ensure that you are safe in our area and sa lugar. So katulog ba na doon na yung mga interesting places na gusto ninyo doon na guide? Okay, what you can do probably is you create a team. Siguro you will look for 5 people who are familiar with the place and yung lugar. And then, siguro magka-cluster ka, no? Cluster ka pila ka munisipyo, maybe not also for accreditation purposes. Kaya one month magod ang accreditation process. We have to pass by the exam, no? So, to have a working group na lang for those of you na you need it, you form a team, maybe a team of 10. Then probably we can make orientation, no? Maybe you can invite me or you can invite our tour operator to do that. So that at least basically they could know the protocol of serving the guests whenever they are in the area. But if nakita na po din sa miso more of mountainous, nasa mga falls, na mga springs, ang atong mga wonders. So maybe more of adventure groups din sila. You can probably tap the and mga trekkers, mountain climbers. We can probably orient them on the protocol of tour guiding. Kaya naman ganyan mga do's and don'ts. Una na siya yung mga ginasubay na ito. Kaya 1 month man ang course, I studied that for 1 month, then pasaroon na din mga mag-tour, no? Before you go, be given the chance to really conduct a real tour. But katumulak pa sa mga areas, probably again, number one requirement is your guide should be able to express. He should have the ability to speak, the skill to talk. Because otherwise, diligid mahitag mo ang tour pag walay talk. Because tour guiding is storytelling. You have to tell something about your place. You have to make this rock blue. You have to make the tree alive with the stories, no? So you have to turn that into that situation. So first and foremost, your guide should be talkative in the right sense. Huh? Somebody who would like to share. Somebody who is proud of this place. Somebody who would like to inform the people. That should be the attitude of your guide. So kung problema na na, kung imong makaw ng guide, hindi ka nalang istorya kung bigay mo eh. Hindi ka nalang sa ayamalan. Eh, so nakayo. Magpadayo naman siya mag-guide. Okay? Because guiding itself is a huge task. Kung sa dili sa'yo na mag-guide, whenever you have a group, may nag-guide naman ko, sir. I don't know whether you know your job or not, if you are really a tour guide. Okay, namin na protocol, saka sa bus, at sa mga position, yung headcounts, yung mga introductory spiels and comments. Ano man naman na siya protocol, good. So what I can probably kuhan, mangita ko mga 5 to 10 young ones. Ano sa akin? So young. Pero medyo kamukha nila ang mga edad. And do not exclude the mga edad. Because you know, kanang may mga experience sa isang lugar, they are the best guide in that area. Kanang yan ang nagdagko, yan ang nagpana, sila ang best guide. So dapat doon na ka young and not so young groups. Kaya kung yung mga bisita, mga medyo may kuhan, may edad, at ito pa kuhan yung medyo may edad, no? Kung medyo matangang, hari po tagay. Di ba mamash ang energy sa matangang kung kanin may edad? No, I'm not underestimating katong nga ego, but muna siyang tinuray.
di ba? Pagdata dito sa Isidros Calampa na, di ba kung mag-apas na ganyan niya? Kaya, pwede hindi siya kakarito. Irana ba? Nana siya yung mga comparison. So, I would like to suggest, bukawagitan sa akadin, yan ang mga students, or can you form them into a group? And then, probably kung asa na isa ka-cluster, we can be not really tour guiding for accreditation, but we can have an orientation on how they can probably do the right service for a time when you have a visitor in Manila. Para din isa itong makagawa mo, isa yung mag-aglar. Diba? Okay, at the end of the day, ang tourism officer, maghihapon mo atubang sa kadagan sa trabaho mo, balik yan sa tourism officer. So, imanakit ka volatile ang atong mga kuhan, atong mga sanin, atong job description, no? Mahumag ito at among other things as directed by director. Dito di mahumag na lang. Ang kanawi appeal. Dito daghan siya. Anong tingali at itong buhay ito? Mangita mo kinsay na skillful ng mga tao and then we can do clustering orientation. No? Na ang tour operator so that also help. Then kung gusto mo mga kita speakers on the point of view of the tour operators too, to orient them on exactly what to do when we have kids. Ina na malesa din mo yung trabaho. Moral OJP ba ma? Sa inyong office, agarin yung certificate. No? Whenever you have visitors, pwede mamuha mga, pwede din mo siya i-adopt. And then that should be credited as kuhan, certification or kung sa inyong mga compensation sa iyahan. Kaya ang tour guiding yun as a course 1 month, yan every day 8 to 5, or more nag-classic din siya. Then lahat ng mga subjects, Anna. Anna, tingnan natin mo ha? Okay. So, take note na. So, pwede pa na mag-create yung smaller group. Mm-hmm. Nalili pa lang ang accreditation ng Dilipa. But, padalo din ang years yes. Padalo ka din na. Okay, mahalabi ang bayad pa lang sa guys for a ang outside Cagayan de Oro is 2.5 per day. Oh, libre na natanan. Free board and lodging. Free board and lodging. Yeah. Oh, kung nakakay 5 days na tour outside. Diba? Nagba? 12,500 na. Oh, may tip. Pagpunilabot sa tip. You don't ask for a tip. Pagpunilabot sa tip na yan. Kan, no? Pagpunilabot sa mga propositions, kung naka silang lugar, na naka ituan, pwede ka nila i-receive. We have a question at the back from a baby Balier. So, nabitira naman yung guys, yung tanggo. Good afternoon, everyone. This is just an information for everybody. Actually, Tagum City has conducted a basic tour guiding techniques last year. Last October 12 to October 16, 2015, and it was named, group nila is Bigopa, composed of 27 guides. Then it was broken into three groups. First is the private sector, next is the government side, the third is the community guides. Ano sila ng group? And we call them Tatag. Tatag is in the sense that locally na namo sila i-accredit. The acronym is Tatag and the meaning Tatag is Tanggong Association of Tour Guide, Tourism Accredited Guides. So we are now existing in Tanggong and then we're just waiting for their certificate coming from the Mr. Council Minister Biel Claraban. It was Biel Claraban who they training together with Ms. Ariel Singh and Ma'am Jojo. So, asking ako, Ma'am Sir Yopon, if their certificates are already available because they are now asking and it's over a year. Yeah, in December na rin, they want them to be equipped with that certificate para rin may question na gusto nila. Yeah, that's right. So, in the sense that abang-i-categorizing at to do because group na po sila according sa inyong capability. Expertise. Sa expertise nila. So, private sector, may pulo,
sa government side na yung mga unong, then kapi may unong mga guys sa luar ka na, sa community. Community in the sense na ikan yung sila sa community at namin yung mga, they are forest guards, mga guardia sa luar ka na sa movie. Kaya, Taro City is geared towards eco-tourism development. So, ang akong ikan ako, ang protection sa Kalintan. So, ako na expert, ako community guys, are not expert on talking English, but the dialects ay nakakabalaan. And besides, ay lang mga sa community guys, they are very expert in their own pride. Like, nano, forest guards na sila sa barangay. So, muli ang pag-iguran ko sa community of the support. Kumaan pa more, please. Sir, you became. Please call up for support. I agree. Thank you. Thank you for sharing. So local accreditation. Local, yes. We have Archie next. Sir Yo, good afternoon once again. Sir Yo, this one just mga idea from the region, especially the recent events of region. This will be a big challenge for us tourism officers. Especially, ipapituloy ko ang pwede ako ang mga proposal na ikaglaan sa miso. But unfortunately, as of today, wala po yung naman na-establish this kind of ikaglaan sa miso. And I think this is the right place to tackle this topic. It's because the travel agencies and hotel operators and mga transport na alam mo dito na. My point is, it's hard for us, especially hotel operators and agencies and other sectors, it's hard for us to promote our own localities, destinations in Samis Occidental na mismo galing kita, kapagunod, kita galing mismo, wala takatungto kung saan kaluya siya ngayon. Wala takatungto kung saan mo ang makita sa others, makita lang sa hotels, operators, na ang mga walk-in na hosting yung ngayon. Ma'am, sir, kasi makita kami, taas ka lang ba, sa pangalata, kaluya. It's because even the hotel operators, wala ko may idea kung saan makita sa loob nito. So ako as a young is, if you can give us how we are going to promote, kami lang sa mismo, and then para ma-promote ang totality, ang province sa ubang probinsya. Thank you so much. Okay, it's very clear that you do not understand the topography, in other words. So it's very hard to sell a product when you do not understand after all. So what you can do probably, you should do a familiarization tour. Maybe you can have one meeting in Calamba, the next meeting you go to another place and you schedule it in 1 year. Para din ang tanan makakita kung sa'yo naka sa east o naka sa west. That's the only time you can also do double marketing. Meaning you market the first district, you can also market the second district. Walang pasaka ng three. Okay? You know what I mean? Do not talk anything against the other one. That is the law of a tour guide. You are not supposed to talk negatively on the other side. Okay? Dapat wala kay kalabanon, no? Because you are an ambassador of goodwill. So maybe what you can do, this is the life of Suri-Suri sa Cebu. This is the concept. Okay. Number one, you have to understand the topography of the area. You should see each municipality first. And then, I talked to Sir Dong, the next step after here is to come up with a certain package. So we will try to come up with a package on this side and that side. No? And then you will see what is workable and what is doable. And we will see if it is possible in the parlance of the tour operator's eyes, no? Okay, it's much possible gusto ko kita makaadkatanan sa atang lugar, but there are things na dilikit siya pwede maadungan for some reason. So what you can probably do, you can come up now with a single itinerary on the other side, and then another side for para everybody, well, it takes time and sincerity to do that. It's just very easy to say, dali naman ato, dito pa yun, hindi na. It's very easy, but to do it really, on the real time, you have to be sincere. You have to have a group that would really do it properly. And someone has to lead.
So maybe the provincial tourism office, maybe Don, si Don and the team can step forward for that, no? Again, we cannot move forward if we do not know what we are selling. Very detrimental. Isod kayo magbaligya, ilati, may emong panimpla para. Dili din siya mahimo. No? You have to understand first. Admittedly, ayaw ko naman nakita ang kinatibukan sa miss of the last 2 months. Kaya kaatubo-atubo mga places where there are supposedly roads leading to destinations. And I found out that the beauty of the province is really nasa sa interiors. So you really have to put time. Hindi pwede na istorya lang tataman. You have to go one place to the other at a certain time. And that's the time you appreciate how you are going to move forward with that. We call it familiarization tour. Mag-familiarize mo sa highway, how long, ilang kilometers from the junction up to the shrine. Ilang kung ano area, kasi nakalito, that's how you are going to do it. And then you can come up with tour package on your experience. Do not sell anything that you do not understand. Do not sell an area that you haven't been there. So, no? Kay ang expectations sa guest, pag na-fall na siya, wala, di pa nasalita sila niya, yung pabalikon. No more. An experience this time, this is it. Di na nagbili niya mo otro home. No, ibalik sa dito, ma'am, kanyang sa home. Good afternoon, ma'am. Pag Sonia, wag ka na greet to guard, ano mo piliin na si ma'am? Kung mercy, balik sa kamang to mo, greet sa good afternoon. No more. The service that you have rendered is already done. And when it's damaging, then it is. Okay? So we should not put things on hold. Whatever that we can do, muna nakadiferent, nakadiferensya sa atong industriya. Because this is a service industry. Whatever you do na, muna na siya. Kung sa'y klase, mag-phone pa rin ito, muna na. Hindi na naman na siya pwede na, ay, ibalik na ito mo, kaya doon na tayo pinsyon, doon na tayo pinukuhan mo more. Whatever you have there, that's it. So always make the best that you can give. There must be no half-go. Hindi pwede ang pwede na. Okay? That is our rule. That's our rule. Ah, pwede na hindi pwede. It should be above. You should high. You should aim higher than the usual. So that kung falter ka na, yan kung ka sa high level in terms of excellence. Yes. Okay. Ano ba siya nga? Ah, si Sir Godwin na. Si Godwin, alright. Okay, so, thank you, Sir Duegoyon. No more question? Last one. Sige, okay na sir. Bye-bye. Accommodation. Okay. In case of, sa account ko, ano kung magkaroon ng kabayang grupo, na-serve sa funding, asa na short sa funding, masakit yung mga ito. Mamag-i-pasimor, then planning ko expand it na ang travel para sa Kapayas and then sa pagkayo. Maraming maraming kapalit yung pagkot. Ah, gusto ko tika? Mga ito may o additional funding for sa mga kapal, na-serve ko pwede, asa maging ang accommodation? Pero private na siya. Private sector. So, kung saan mapanula mong pangkot, mga inana? Asa mo naman ang purpose for? Business. That's the time to coordinate na sa LGU para ma-appeal sa ila ang tourism plan. Yeah. Pero kung paano mo sir kung grant aid, is it okay na masisipo ko? Pwede tingnan mo sa cooperative mo, ang anchor. Hindi sa mga sagot? Unsan yung accommodation, sir? Unsan yung accommodation? Nagamang yun o fashion door para magka-one yung sita, magka-one sa punto nasa gawad Kalinga Village. So who will run? Isa na mag-run na yung function hall? Kami. Oo.
Okay. Pero yun, yung question na ang kamakapangayo pa ko. Additional funding? Ah, okay. That's why it's very important. You have to put that in your master plan. Kaya ano ka nakita? Design. Okay. Dapat ang imong project na ka-anchor ka sa master plan sa design na. So that kung natin mga proposals, example, expansion sa imong hall or whatsoever, naka-anchor na siya dito sa master plan para ma-legalize na ito ang imong proposal. You will make a proposal dito, pero naka-anchor na siya sa local master plan. Or kasi ito ka sa NGO. Nagsali po ko nila sa ito, mapagay po ko din sa Gawasa. Ang Gawasa? Natin na yung mga sa bawa gawas sa balay na sa Canada. Okay, okay. Foreign grant. Foreign grant. Foreign grant. Kasi sa atin para sa officer, ha? Sa Lucas. Ah, at least hindi mo. So, mag-coordinate para kuhan ka ng isa ang pwede ang purpose. Kaya parangin lang sa ito, pag-complete ko sa ato ang Mayor kontra sa barkada mo. Ano yung pag-amigo? Pag-amigo siya. Siya. Special report. This is special report. Yes, like said Gerard, five star hotel. Okay, mga tagiyalu, tapos sila sa usapis. By the way, good afternoon sa tangan. I know nga nang busog na mo nga, ano man katubod, o ka-practice na. Practice na. By the way, kung mabuhay ang kalimun doon ay financing, labi ng 0%. Awa, di po buhay. Basta kalimun doon ay financing niya, 0%, meaning, walang interest. Mabuhay po, dili. Dili mo mabuhay. Ang kita yung mudra. Kaya ang mga grant, way back 19, kung ano na siya, wala na way grant. No? Nagwatahon sa lagyo na ito, nagkaroon na hiling grant. And we are now in the business community karon na pamuhing tagundunay pagbinayo ay lang pagtinalungay.
By the way, ang science ako is more on the local side. Anyway, nakipaka pa rin na si Dines, si Pao Bato. Okay. Huwag yung hawa magamay. Actually, alas tres ko sa kanaw dito sa Cagayan de Oro. I was the presiding officer yesterday of the RDC EDC. Dapat si Governor ang chair. Now, ako si Governor. Wait, ikaw sa yung preside sa chart meeting na mo with the sectoral part of the consolidation na sa itong gihimo na ito rin consultation. No? I think some of you were able to attend that. And then, kagahapon ang i-finalize. And then, naman ito iban ka niya, gaya nun, mag-submit. Like, hindi ako malimta. Si Mio Isel, ko siya, when you submit me sa ano ang project? Kagahapon, actually, ang akong ang i-endorse, because it's committee level pa sa economic, ang i-endorse na mo, ako kayo ng projects. And I think it's not only Tanglub City. Worth, I think, 22 billion pesos and related to eco-tourism. It was presented yesterday by Engineer Han. Okay, pero subject for some submission because it's just like parang kwan ko to siya. It's a result of the workshop in Tagaytay and the Sugbo. Musa ka mo, magplano mo itong Sugbo, Tagaytay, Laredo, ito's Buhol. No? Aron makakama up yung looban. Alay ko lang, ganyan ko lang sa kanilang ng plano. So muna ito ang tanaw na ito karun. Talking of travel and tours. Ano ito taka istorya o travel and tours? Kung ba taka travel? Kung tama na kasi prop 1, prop 2, prop 3, sa barangay. Diba? And you cannot be a good speaker on cooperativism if you're not a member also of a cooperative. Kung sa ayan natin pag lumalumao niya, mahimong speaker, kung ang inyohan subject matter, wala mo yung line sa iyo nga. So, istorya ko niya ka related to embalming, niya wala ka ma-affect sa kuha, anang industry. So, wala ang ating taro is more on, kung sa inyo para take global, pero ito tanawa ng local, kung sa inyo itong pinahimo sa local. Pagkahapon ng tron, wala si Director Chan, yun. Oh, yun. Wala si Director Chan. Yeah, si Director Chan is a member also of the Economic Development Committee. And is very active. Pero kagahapon, I think he was in Manila for a new assignment. Okay, so, basic ikaw lang may director sa DOT sa Region 10. Ayun ang pakin nyo. Hindi na kung natin gusto kong ibalun si Director Chan. So, thank you very much for inviting board sa ako ang director on instead nga Pupalimbal ko kay I was in Manila for the last few days in preparation also for our meeting, in-bank meeting with the President. Kay listen kayo ang President T.O. mag-meeting, kailin ka basta-basta maka schedule of meeting kung wala kiklarong agenda. It's a first target of in-bank meeting with the new administration, with the Duterte administration, target by December or if not by January. Tungkol kay nabisi kayo sa Presidente with the war on drugs and the rest. Karoon ang focus na po is war on poverty. So muna po naiyahan ka maging nagtanaw. No? So, again ng buntang, I think Governor was napalito sa Cultural Center for the celebration of Children's Month. And then, I think coming po siya karoon. So, karoon i-present ka maging more on agritourism. Pero the last part, we will touch also some community tourism. Just an eye-opener, unsa mong gudi ay atong pag-alantaw. Kana lang ba, natural spot. Bago lang ko gikan sa Korea, and then I was in Norway. Itanaw na mo dito, unsa. Ay lahat sa mga, not necessary, the natural spot. I was able to meet to see Aurora Borealis. Ang utanan ko, kinsa man si Aurora Borealis? Ha? Dili na inyong silingan si Aurora. Kinsa man si Aurora Borealis? So, among the, from the beach side. Nakahimalo mo kinsa si Aurora Borealis? Nawala ko si
skin siya na lang. Wala pa kayo ba? Pag-research ko, i-google ko niya ninyo. Kung sa akin ang main, Aurora Borealis. Aurora yung pangalan, Borealis yung apelido. Pagkatubang mga anak, na-premio ni Ward Gerard. O ni Yuyo. Yuyo po, lumata po ni Morning. Wala po ni kayo ba pala-exensya si Aurora Borealis. Nakailahin, kaluhan niya. Si Aurora Cerealis. Okay. So, para di ko malungay, well, gingon pa, explore Visayas Occidental, where the color of nature is greener. Kaganyan ang muntag, nanawag itong mga team from Visayas Occidental, Madam Terry, Noel Pagi, Grace Villanueva, and some of the officers from DENR, Pambi, tuwas na sa Bigan, then the... Bro, kasi kayo lang nila, aron ka, wala naman mag-assess. So, I call up the GM of Noel Masigubia Consortium of Property, having also a very good facility, hotel in Vigan along the heritage, declared heritage street. So, gipakaon pa sila dito, ilipin sila kaon, and then, i-discountan pa sa ilahan, ilahan afan. Yung sa group, may manitihan na, basta gano'n asa nila pita, kay kaila, tawagin ang bin, ipatawagan na nila mo. Because the Region 1 GM is also a member of the National Anti-Poverty representing Region 1. So, sa ato dali karon, umayon sila explore Visayas Occidental. What say something in Visayas Occidental? That has been the tagline of Visayas Occidental. Wala ko muhimo lang ko because this is a tagline. I think naasa inyong website, explore Visayas Occidental where the color of nature is green. It's greener, no? That has been the tagline of MISOC in attracting more local and foreign tourists to come. To have fun and to encourage them to discover what is behind where the color of nature is greener. And we are working now for the declaration of Mount Palindang as part of the heritage of the UNESCO declaration na i-preserve na ito ang atong biodiversity dyan sa Visayas Occidental, sa Mount Palindang. So mauna ang pinakadako kayo na natural resources na ito karoon, kaya itong mga malinda. But would it be much more if one goes to an area not only to have fun, but to gain knowledge and experience? Dili lang ang fun, but we will learn also kung unsa ang atong ginhaan, kung sa something, kung ano po kaganina ninyo, kinsa si Aurora Borealis. Because we travel for something almost 30 hours just to see Aurora Borealis. And it's a worldwide na siya nga pinumilang gusto kayo tanaw ni Aurora Borealis. Pero sa si Aurora Borealis, siya ay siya kayo. Tuwa ka rin sa layo sa North America or sa Central America, South America, patulang ka dito sa northern side, the Arctic side, hindi pa yung mapakita niyo si Aurora Borealis. No, so, maintriga na yung wanag sa mo. Visayas Occidental has been gifted with Mother Nature, not only green landscape, but spot that only nature could provide. Natural attractions, mga kagagatan, mountains, bodies of water, unique food, delicacies, and a rich cultural heritage are among the come-on for the tourism industry in the province. The local government has exerted effort in promoting and developing the tourist spots to create awareness and showcase nationwide and internationally, not only for the locals, but foreigners as well. This week lang, nakibisita from all the way from Tallahassee Federal Credit Union in Florida. Isuri na ako for the first time in the Philippines. Mga lima sila kabo, and we achieved some learning experience also. Kaya ilahan ko ako dito sa Tallahassee. By the way, Tallahassee, you know, where's Tallahassee in the map? Kasi pagkatubak, ay piso premyo, higa sa DOT. Where's Tallahassee in the map, in the world map? Wala po, ehibalo. Tapos nila, sako naman lang. Pero nahibalo po, asa ang mga. Okay. Tallahassee is the capital of the state of Florida. Kung sa mga mahibawa na sa Florida, Orlando, where the biggest Disneyland in the world. Kasi kung kung kahibawa ang inyong pagpamina, the biggest Disneyland in the world is in Hong Kong. Orlando. From inyong pagkakasalapit ng mga guwapo, kaya mga bitches ito, mga millionaires row, Hollywood's row is in
Miami, Florida. Bumi mo bumuwal mo sa cruise, mag-cruise mo dito, dito mo sa Bahamas, di ako mo sa Miami. Oh, another Tallahassee. Sa inyong vocabulary. Actually, kitisinga lang mo na ako, dili kay Dano. We are in the travel and tours. Unya, kung saan man yung pagduon ninyo to, gusto mo travel, o ka mo mismo. Wala ko mo kayo malo. Okay. The local government has exerted effort in promoting and developing the tourist spots to create awareness and showcase on the Kalilain. Ang ato mga lugar, even in Claridel, gidevelop naman ang mga Claridel, nabi na babuhon. No? Pas mapasayon ang pagkatus babuhon, kay mahal mo ka malunod ang baroko ni mo, maglakaw na lang ta. O siya, no? O maglakaw na dito. O ba ang tumunta sa opinion mo? Have you traveled to Rio de Janeiro? Kisa na ada yung nag-travel sa Rio de Janeiro? Wala. Asa na pinta Rio de Janeiro yung lama? Oh, famous na. But, pag may unta, asa ang Rio de Janeiro ni Sanis Occidental? Ha? Sa Kaluya, very good. Because, maghinampo na lang ka sa itong picture, I was in Rio de Janeiro. Pero ay nag-ibotan yun. Asa na Rio de Janeiro? De Janeiro. Pwede sa Kaluya, sa Pangdalaga. Kaya yan, Christ the Redeemer is just like the Rio de Janeiro in Brazil. Kung muat po ka sa Rio de Janeiro, pagkalayo po kayo, well, maabot po ka 30 hours. Muna nga itong presidente, wamuagi sa US, nang lantot sa New Zealand, going to Peru. E kung hindi ka na sa Manila, muagi ka pa ito sa US, mudiritso ka sa LA, o mudiritso ka dito sa Texas, sa Dallas, Texas, para mo paing ka mamay-may ka paing sa Rio de Janeiro. So you just imagine ka sa travel, or kung sure ka pag ka, muagi ka rin sa Manila, paing sa Emirates, and then Emirates, Dubai, diritso ka baba. No? So, ayaw mo yung kalimti ay yung hanggang travelan. Naroon sa'yo kung mo explain sa inyong mga prospect ninyo sa inyong travel and goals. Kaya kung pagkutan ko ka, ma'am, asa ka rin na dapat sa ganana, alam ka, parehas ka rin nga wala ka ito. No? So you will not be an effective o niya yung parehas punta ko na mga wala kung wala yung GPS. Okay. If we look around, the province has been gifted with vast agricultural land. And that would be vouched by Pao Dinis. Agricultural land that has untapped potentials. Why I selected this agritourism? Because this is now the emerging phenomenon of tourism. It's no longer the natural spots, but the agritourism ang ina-emphasize karon. On a national scale, farmlands are among the archipelago's most prominent natural features which recently could be tapped as a tourist destination. Imagine a place where Mother Nature and Father Business can be in harmony with an integrated cast of crafts and livestock, making beautiful music together. If we have ecotourism, why not farm tourism? Palibog ka sa rin, ecotourism, farm tourism, ang mga iksoo na lang sila, doon na lang sila. No? Former DOT Secretary once said that farm tourism is one of the country's sunshine industries which can be developed because of the agricultural nature of the economy. Farm tourism is nothing new in the global scale. Dili na kuno sa bago. Italy, Taiwan, India, Spain, Brazil, Australia, and US among others are among the top destinations for farm tourism with variety of activities. When I was in Taiwan, together with Ambassador Basalio and Ambassador Alcantara, we traversed from Kaohsiung, Taichung, and Taipei. We started from Kaohsiung. Ang ilang showcase dito is more on fisheries, mga grouper. And you just imagine ka, nananaon may ang grouper worth 25,000. Then, kanagong ayaw ng grouper. Tapos kayo ba kung buusay grouper? Kasi yung grouper, bugapo, o binisaya pa lang, binisaya pa lang ito lang eh. Kasi yan? Lapu-lapu. Sige, kaya maklaro si lapu-lapu kaysa bugapo. No, kay national hero man.
So gipakaon mo dito, iihawan mo yung grouper. You just imagine ka, katong grouper is 15 years na dito. So ang among isiguro, magbantay tayo sa caretaker, sigurado tapat yung tani. Kay mas tuol na lang, mas tuol pa siya kayo sa grouper kay kanato. Yung atong ikaon, worth 25,000 pesos. No? So grabe, special kayo ng pag-offer. No? Motong i-hawal dito. So, Taicho, lahi na po ng feature sa Taicho. Pagkabot mo sa Taipei. So, nagkalahi na ilahan kung ito sa Taiwan. But, I've learned a lot from Taiwan. Why? Even a small organization or a small company, very small company, but they are ISO certified. Mamutana ko, kinsa ka ninyo rin ang ISO certified in the province of Visayas Occidental. When you see ISO certified, you are ready for, your product is always ready for export, quality control. So, mauna siya ang kuwanong galing. Okay, so kana sa ilahan dito, kumuna kaila siya ka ng farm tourism. Kaya gipromote nila, kung wala sila natural spot, kana mga i-develop nila, kaya pwede ito magandahan ang tanaw sa broker na ito. Unfortunately, ang broker industry din rin yung murag wala ito mo sa lera. We had before, broker industry together with the Australian game, pagpagyo dito sa panahon, yung anong po na ito ang balay-balay o wala na ito magkabangon. No, so sad. But the Taiwan government, ang nakatapagpis lang nila. Well, we will learn from them also from their best practices is, ang ilahan dito is, the government conducted research and development o maayo, o seller, nakita nila, i-turn over nila sa mga MSME or mga micro-entrepreneurs, araw mo yung padayon. So sigurado na hindi na mag-problema in terms of research and development. Kaya hindi na magtanan, sila nila mo implement and go into business. No? So yung unaan na ang ilahan. So ang government nila is working an environment ideal for the micro-entrepreneurs or micro-business yeah, sa area. Recently, development of farms into a tourist site has sprouted in the Philippines. We have in Luzon, and I'm sure, naka-ato mo ali, the Costales Farm. Who among you naka-ato sa Costales Farm? Wala po. Asa na pinag Costales Farm? It's located in Machaychay in Quezon Province. Ito, kung saan ko mahay-hay, o machay-chay ko na. But unfortunately, pag-ulang namatay ang takiya sa Costales, si Mr. Ronald Costales, natingalan niyo naman po yung takiya, na organic farm ang kag-promo. Basic default, wala pa yung organic na nasa sakit. Pagka-organic niya, natay niya sa inang matay. And another in the Visayas region, and I was able to invite this man, this guy, in our area, the owner of Piñalosa Farm. The Piñalosa Farm is just like a 1 hectare, but mamutana po pila yung yield in a year's time. Sa yung 1 hectare, we yield sila more than 3 million pesos sa 1 hectare alone. In a year with various integrated na ipamputalya. No? So muna yung nakagwapo. Kung asa sa Japita, wala sa bukid. Naasa sa Victoria City, noon sa syudad. Pero ang mga baboy, walang baho, walang nagreklamo. Kaya all are recycled and emphasizing organic. These farms were developed to become a tourist site, not only to attract travelers, but to help local farmers diversify and supplement their agricultural income. Since 2012 until the present, more than 100 accredited establishments nationwide are farm tourist spots, and majority of which are located in Luzon. Why is there so much in farm tourism? In a country where the average age of farmers is 57, where rice is still the main farm produce, and the income is low, where most produce are highly seasonal, where there are limited areas for families to visit and enjoy nature, farm tourism is a refreshing new addition to the list of tourism products that generates added income to the farmers. You just imagine a farmer resource is produced at farm gate prices of 10 to 15 per kilo. But by the time it arrives in the market,
The same produce can be sold as high as 50 to 80 pesos per kilo depending on the season. So, minunana ka, kuhan kayo ng opportunity. In a farm tourism area, the same produce has higher value added. Visitors are willing to pay higher prices per kilo because it is freshly picked or the vegetable would have been offered as a meal or fruit juice. Among the many activities that can be experienced in visiting a designated farm tourism site are children and even adults feed animals. When we were in Korea, itunduan mo sa magama ang kimchi. Because kimchi, you know, kimchi is not, is one of the six healthy food in the world. Kakaon mo ang kimchi. Kaibaw mo si kimchi. Si Kim, hindi si Kimchi ka na artista. Si Ikuan mo na. Okay. And then, itunduan yung sa paghimong ice cream. So, kala siya considered as part of community tourism. No? Collect eggs, learning the flora and fauna in the area, go horseback riding, hike, learn nature-based arts and crafts. Kala siya naman activity is considered as part of the farm tourism or community tourism. Kanang pick, kanang apple picking sa gawas, mo-attract na siya o turista. The activities vary depending on the farm that is visiting. That is why we started also our farm tourism. And a lot of local government are working for farm tourism also. Okay, there's an opportunity, there's income in farm tourism. Other than makapalit ka o presko o organic pa kayo ng mga produkto. According to the definition of farm tourism under RA 10816 or the Farm Tourism Development Act of 2016, I think bago pa ni. Farm tourism is the practice of attracting visitors and tourists to farm areas for production, educational, and recreational purposes. It involves any agricultural or fishery-based operation or activity that brings to a farm visitors, tourists, farmers, and fisherfolk who want to be educated and trained on farming and its related activities, and provides a venue for outdoor recreation and accessible family outings. More so, the Act stipulates that in terms of investment promotion and financing, the DOT, the DEA, and the DTI shall develop programs linking stakeholders in the farm tourism industry. So it's a collaboration, it's a convergence. Government financial institutions, government-owned or controlled corporations, private banks, financial cooperatives and other leading institutions to increase access to credit for farm tourism. Wala mo yun, wala kami kwarta. Ang problema niyo, hindi yung kakasalita mo, kay kwarta. Kaya nga mo yung paulamin mo, even 5-6, even lifting, may paulamin mo. So pag huna-una sa inyong kawalin mo, kung saan ang kaka, asa na nabita magkahulang. Kaya wala na yung problema ka rin ayun ng financing, pagkadaghan sa financing. Ang problema kasi paulamin mo. No? Una-unaan yun lang. Kaproblema may hindi sa ipakulang. As a partner of development, our co-op has unknowingly started its step towards the initiative. So malagyan ako, Clarendel has been known, na ano din ang mga kaubanan ko sa taga-Clarendel, as the rice granary of the province. Main crops come from rice and coconut. Pasensya na, Clarendel kung nahay na tayo, taga-Clarendel mong gumulit. But there was no specific agricultural program for the farmers and fisher folks other than the regular one. When the cooperative started its business way back in 1990s, it was through polite procurement. So, mo man ang ato ginagkaroon. So, ato tatawag ka, unsa ang ato ang pag-imutang invite scanning, environmental scanning, o sa something na naa sa ato ang? I would like to acknowledge sa ang video. Manaman is video, no notice kita. Buta rin ng video ng mayo. Kung saan nakita, ito is video ng mayo. Okay. So, ang ato ang environmental scanning is more of sa rice. Well, the birth of the Farm Level Grain Center, the only in the whole province, with DEA and NFA, so nagsugod po na siya, of enhance and improve. The program focuses on procurement and marketing, and the portion of credit granted to our members was formed as part of the farm activities. Before, may mga na mga Chinese, na nabibigam-agam ang rice milling, na nabibigasundog-sundog o kanang dryer, dili na, mawala na ngayon. Pero nga naman ay lahutay na. Tungkol kay even Chinese before, nga wala pa modernize ang ilahang dryer,
nakaulang mabikuha o computerized dryer from Korea, sila mismo, ang apel ko ng pila. So, yung ko, we are not competitor. Amo lang i-fill up ang gap na dinit nyo ma-serve, kapusibli na mo nang i-serve. We will just collaborate and cooperate. Anyway, dilit na kayo na para na sa ato, kung dilit para na sa mga farmers ng Matabangan. Kung unsay kulang ninyo, kami ang supply sa kakulangan. So we offer a one-stop shop service for the farmers. So being a part of the of Mindanao with one-third of its land area devoted to agriculture, supplying over 40% of the country's food requirements, and contributing more than 30% to national food trade, thus considered the country's food basket. The cooperative focuses on the agricultural development as a support to the farmers in improving the quality of farm produce through sustainable agriculture. And we now have an integrated farm program. Ako dili lang focus ang farmers sa usa, kay kung mapatay ang programa niya, wala na kun sila eh. So kinahanglan i-integrated ang pagtanaw niya. And we are not developing just the traditional farmers, but an entrepreneur farmer. So the cooperative could not further the initiative with our partners. That is why we have a lot of partners, especially the Department of Agriculture and the different private institutions that are involved in the countryside agricultural development. We are not, kana bang itawag na ito, no man is an island. Kana bang no it all kakanunay? No. Dili, panginamon na tanga, kamaulay ko na, nasukay. Mag-suffer ko ta. Why not get some practices of others na posible na ito nga i-share? Why not, pag pinabangay na ito na pinaghamot na kayo ng bribery, and then i-share na ito ang mga best practices, ang wisdom na ito sa taksaan yung ating kabangan, aron we can market Visayas Occidental. When we were in Siamin, around 5,000 international delegates, you just imagine that one private sponsored dinner for 5,000 in a so big, huge lobby of a hotel. And all delegates were given a land gift just to lessen the investment promotion of that particular province in Siamin. Kaya makaanato ng mahiro, ato yung nagsigo. Go! Kung mag-imbitar ang kanita, hindi na mag-imbitar ang mag-balik-balik at paminaw na ito. Ang ato invite ko, ito taga Manila ng money delay para mo yung akong maligyaan sa ecotourism, agri-investment, o uman pa. Kaya na sila, mag-investment na sila. So, we have a lot of programs, especially like ito sa Panguma, na intended for the farmers. Ang ato intention ay matabangan sila. Kaya ang ato bisita niya, ito may pakaro na ito. Kaya na lang mag lang yung neck na kanon nila, mawala sa Manila. Something special kinato din. An affordable, convenient, and fast release of other loans na mahatag na mo sa mga farmers. Taron ang farmers in return, mag-develop na siya, mag-cluster na siya, mag-produce na siya daghan. So, we provided the production, the technical, and the marketing support. And usa sa panginamon nato kanang next special Spanish sardines kami ginaa sa Baliani. Usa na sa itong na-assess. So, improve sa ilang farming technology for sustainable para sa itong mga farmers. The rollout of our agri-microfinance with components on monographic integrated farming system and other cacao production. We have a problem of supply of cacao. That is why when we roll out our Paglaong Cacao Growership Program, that's also in partnership also with the province of Visayas Occidental. During the time, kami lang ngayon ang buhay sa ato. Well, ato na i-roll out sa province of Visayas Occidental. Dili na magtagal, talo sa Tagio. Then we started na i-roll out mayroon ito sa Paridel, Cacao Growership Program. And we have now more than 100 hectares cacao farmers na ako ang na-develop. Karoon ako ba nag-harvest na? And then, kung may cacao ownership, up to 60 pa na siya, mamunga na ang kanoy, halang manamatay ko mo, ang isulod ninyo, bapay mo harvest sa fruits sa imuhan, itanong. Mungin na rin sila, salamat ni nanay ni tatay, gibilan ni mi o dili makawa, awalis ko ako ng munga. No, so muna, ang tangan ninyo ikabilin sa ilaha. Ang problema naman dito is the supply of cacao. Ning atong pagkutabato, ning atong tabaw, ning atong buhol, just to have the seedlings. Karon na natay nursery karon. Initially pala mga 50,000 mayor ang ato ang ginaproduce siya. Tudungagan pa na siya. No? So, usan na siya kayo. Ang ato niya karon mag-inambog ta. Ako yung amigo na malunduman na, kinahanglan mag-inambog yung tabay. Kaya kung dito mag-inambog, dito maliliyan. No? Ato
ni Panginambo kung kung sa'y naana ito, kung sa'y nahimo na ito. Among these various initiatives, where is the cooperative going into? Well, with the acquisition, with the acquisition of more than 3 hectare land with fruit-bearing trees at Sulilong, matungo Sulilong Kalama, namin tayo Kalama rin. The cooperative would go into agro-enterprise development for clustering approach. We have initially discussed with Jollibee Foundation and Chowking Foundation para sa clustering of farmers. Kaya problema na ito, kung permanente na malayo ang supply si Jollibee or si Chowking, especially kaya sa mga litos o gamito nila dito, ang problema, kasarata, pagkatapos wala sunod, tagaan na magkatao, PO nila. Yun na ang hukoy kung tuwan mo na kung saan pag-iskarte. Na ako'y nakaila sa Cebu. Nag-contractor na sila sa inyo. Kung niya ay mas nakasupply, eh, ang mga farmers di ba nagproduce? Bato na sila sa Pasil. Ano? Kasi nga lang nakuha niya, kanang pinos diyan ang nakuha. O ato dito mamalit, ilan ang i-repackage? Kaya araw lang yung makasupply sila. So ang pagkutanan nato diyan, hindi sa may makatabag. We can connect with the city government, dahil si Mark, kaya ang mga co-ops niya. Ato yung pag-cluster na siya. Kaya ato dali ang order ang in-bot. Dili siya ang one-stop. We attempt to negotiate with Robinson. Pero pag-ayon sa Robinson, can you supply this much? Ah, di na yung katingog. Mu-atras na lang na. No? So, mauna siya. When I was in China, in Jeju, dito na po nakita ang pinakagwapo kayo na dala, ang pinakamatuwid na daan. 14 hours straight kayo siya. Mga problema po, pag-ayon nila, ang money supply na po in bulk, ah, wala po tayo nila. No, so muna ang nato din karoon is, unsaho nato siya na makaklaster ta sa different nato ang mga projects na kong himoon. Okay, so that is why we promoted also mga agri-based program. In Taihata siya, it's not our own, pero we connected with different values ng mga agencies. At even sa ato ang pag-iuntag, manukan. O kung yung kapalit kang manok, matukan na siya ang merkado. Pero kung yung kao, na yan ang kagailahan at i-consolidate yung mga manok, manok Bisaya, then sayang mo pag ato. Kaya nang may ilalo, tayo na nag-consolidate. So sayang na i-consolidation mo pagkahin mo honey mo. Kung yung tilapia, kapalit ka dito at hindi ka consolidate. O ka na paingan ng kamlingan, ato ka sa good tracer o katong consolidator of that. Para sa iyo mo, ang cost of doing business is paspas ang tali. Rather than musuhin mo ka sa kamukiran, kamilya at ang camping, o ruban pa, mga managan pa ka o tilapia, para na musupply sa iyo ang business. O sana siya. Sa vermiculture, we tap, we connect with the Department of Agriculture Provincial Office para ang atong pag-produce, ang atong ipakaon sa atong mga high-value crops, kana ang itawag organic. So, unang minong ko nga, upsay something sa imong agri-tourism na imuhang i-fit in na maka-attract siya sa mga turista. Kaya kung minong ka ang turista galing sa Europe or galing sa US, even our friends from the US, sa Gigo, minong na sila, wait, gusto minong ka ang magsala sa nitos. Pero, di ipibaw, organic ba na or binumbahan? No? So, kung sana siya, kaya kung binumbahan na siya, problema yun na sa mukaon. Moral ka binihinuan. So, gikinahan lang nga, nahibalo ka, mayroon mong mukaon kayo nasakbo. Kung niya umuwi kalimutan, nag-isprihan niya nagduro o magawa mong tanawon. Okay, so, kung sana siya. And other pa ng mga initiative na gihimo na to para nga sa ito ay agri-tourism. So, all of these initiatives will be connected for farm tourism. Attracting visitors and travelers to farm areas other than the natural spot na gihimo na to. Generally for educational and recreational purposes that encourage economic activity and provide income to the community. Or shall we say, learn and earn now. You learn and you earn also the new technology, the emerging trends in tourism. So farm tourism will also encourage the younger generation to eventually venture into farming, which has been stereotyped as a low-level kind of job. Kaya kasagaran sa itong mga bagong graduates karoon, pagtanaw na karoon, BPO yung tapahingon. Mapindaan yun yung Trump, basing handog ang BPO. Kaya basing ibalik ni Trump sa US, ha? Huwag.
So we have to learn other skills other than the BPO nga gusto nato kay mahal man og dako man og sweldo. So enterprising farmers look forward to a rustic and relaxing weekend getaway for a back-to-back basic scale. The integration of tourism and farming allows more efficient resource utilization, which can provide jobs, increase income, business opportunities, and reduce urban migration. Farm tourism supplements the business model of farmers and explore new ways of generating income through tour packages that include planting, harvesting, and creating value-added products. Yesterday, I emphasized with the Department of Agriculture then, can you have the target of all the technicians? Dili lang itong target-target lang, ginagin ka na technician na ay binding household na mag-produce of organic or value, high-value crops. Kaya ang surplus ana, sagingon ka, imo na ibalik niya sa Mercado para sa inyong consumption o para kawa, then supra pa, i-export na lang niya mo. Nausunusan na siya nga ay kumahin mo, targetin na yung mga technician. Kada technician dito sa probinsya, nasa sa munisipyo, napulot ka household, kinahanan mo, produce ka na tulang o pagkao, rather than udagal pa yun sa Mercado. The Organic Agricultural Act of 2010 may also apply to farm tourism activities such as exemption for the payment of duties and importation of agricultural equipment, machinery and implements as provided under the amended Agriculture and Fisheries Modernization Act. Identification by LGUs of local taxes that may be offered as incentives for organic import production. And I think some of LGUs now, gapanday na, I think I've heard from Oraketa City, unsa mga incentives na ihatag ninyo. So, sa muna siya natanaw ninyo, unsa incentive may ihatag sa mga farms to go into agri-farming tourism or organic farming. Provision of preferential rates and special window to organic input producers and other government financing institutions. What are the subsidies for certification fees and other support services to facilitate organic certification? Kaya hindi naman na basta-basta kami nag-organic, nag-produce me o organic. Kinahalan, that should be certified. Zero rated value-added tax and transactions involving the sales purchase of bio-organic products, whether organic inputs or organic produce. An income tax holiday for 7 years starting from the date of registration with the concerned investment promotion agency for organic food and organic input producers. So creating value-added and then produce improve the standards of farming as well as marketing and promoting their products to a larger market. The participation of the private sector in the tourism framework is crucial. Muna po pasalamat ko na yung mga taga-hotel. Yesterday, a lot of hoteliers attended the RDC ABC committee meetings. Kaya ilan nito, the problema sila, mo-order sila organic para sa ilahang mga salad, gubat pa. Ang problema, dili ka supply. Kunya ko sa may something sa o sa something sa St. Gerard na ipatawag sa iyang mga guests. O ba orang yapon? Well, anyway, ang fake ko sa Orquita is Pusit man. Dili ka taga Orquita kung baka kakaulog Lumiagan. O baka kaagi sa Orquita kung baka kakaulog Lumiagan. That's the famous Pusit. So the government could not do it alone. Ang gobyerno ang mahimo infrastructure, environment idea for the farmers, for the private sector. We need one another to move forward and to provide an enabling environment for the community. This is part of our inclusive growth. Walang iwanan, kitagtanan, kinahanganan mo asinso, walay mabiyaan. By reintroducing traditional farming knowledge to a fast-paced society, urban dwellers will learn to appreciate a change of lifestyle that embraces a back-to-back basics philosophy. By developing farm tourism, we dream that the Philippines will be able to sustain it's all agricultural needs. Just run it forward with the slide. Clean and Green Revolution Program. Indeed, there is money in the countryside and more fun on the farm. I mentioned, I have that slide. Nagipakita na ko. Konsehal Alay. We can utilize the famous Suman Tinambiran. Why? Tanang bisita sa Oraketa City, paham kita. Diha sa Suman Tinambiran, ilalong sa tulay. Di ba? Sigurado ko, di na nga sa mga ligas sa Cagayan de Oro. Kaya pag anha palandaan, mamurot na lang niya ang iyahang Suman Tinambiran. Even Governor Pitanco, BSP, kanunay na sa ka-order. Nga nung ako pamatagaan sa palayo,
kung giluod na mo kinahon o sumang tinabiran ang atong mga bisita, first time mo anha o tilaw, kung nagidala na ko itong mga bisita na ko sa US, ipanan ako sa ilalim sa tulay, o ipatisting na ko sila putos, ipabayan ako sa ilalim putos. Kailan ang ikaon. And that's part of community tourism. When we were in Antique, together with Senator Gordon, kana mang himuay o pinya, o si Dumanlin. So, nakita pa may grusi na yun. Pero ino pa sila, tepa sila, pagsumot sa nos production. So, kituluan may asag ikan ang husi baro dito sa pinya. Pagkatapos, unay plantation sa pinya, and then pagkatapos, kikuha itong iyahang mga fiber, o, paano dito gi-willing na, o ang resulta dito, ang husi pinya. So, kaganahan ka kaya ngayon, kaya kita kagayon sa paghimo, and then resulta dito, with discount pa, palit yung ganito. So, that's community tourism. No, usan na siya nga. Angay na to. Pan-isaya na to, Mayor, sa Bariden. I think the best pan-isaya in the world is in Bariden. Walay magkatukong alat. Kaya, kanang mga tingnan nyo na kaluran. Ako may pan-isaya. Basta pinakalamin ng abot. Ha? Kaya nga naman, ang problema na ko, kaya tungkol sa kalamin sa pan-isaya, pagwato ko sa Manila, matawa ba na kung mayroon sila, mayroon ay kalimti pan-isaya. Pero, kahatid kwarta, napalipalip na rin ako kayo sa Manila. No? So, ang importante din ha, ang ato pero ang problema lang sa mga ipang pag-isaya, pag-iyon siya, ay wala na i-ro produce kay isa, yan naman ang tiyan sa akong mama, wala din yung mag-produce. When Dr. Dondon Lumanta ordered for something like 2,000 pesos in Usamis, karay pag hinambaw niya nga, produce ng pag-isaya, libre pa, usap o sa kabot, pagbudugan, pagkaganahan sa iyang kape, bayaran niya 15 pesos sa iyong pinansyal siya. Ang problema, kada-kada ko yung order, hindi naman mo supply. So, ang ato niyang tanawin ang production, no? Usap ko na siya. Aside from famous one, kanya ito ang muron, o kanya itong famous na kanya muron sa pamagalan. Pero usahin na kanya ko yung muron, kinamun sa liti, uban pa ng mga area. No? So, usap na siya ng mga ato na ito. So, community tourism ako i-promote, kung maayo. Kamuha niya makataba, no? And then, there are a lot pa na gusto na kong i-share, pero wala na tayo time. Ako lang ihatag, uminom ko kaganila, asa mo rin ang umat mo na na-travel. Dili ta mang hinabo, pero naadto na to, or we will learn the best practices in the different areas na naaduan na to. Okay, mo rin mo na ako, naghimo o kimchi. Kaya siya na usa, biking. Dili na lang makita ang biking na rin. That is why I'm happy kung yung sigur. We will have Subanen Village 1 and Subanen Village 2 para mapromote ang Subanen. Rather than bato ka sa conception, makita ka din sa mga Subanen. O niya, kaya wala ka na magibahan ang mga Subanen. O wala ka naman sa mag-isuro ng Uban pa. So I'm like, visiting this biking village na makita ni mo kung sa rin ang biking before. No? Kung sa mga gabiin para mag ito, dadalag mo sila kung mga dali na pita rin nakamatay ng mga biking. O diyan mga kailitin ko kayo, may pakaunin mo is lang, gagarapang lami kaya lang. Pero huwag lang pagkali sa ato mo, kung mga kaunin lang, kung mga pamit sa doon. So muna lang sa biking. Next. Okay. Thank you very much sa ato. So ang ato ka rin is, ano, nakato ka muna, huwag niya ang kita. Tuwa na sa'yo ko siya. Kanyano? Okay, sa conception or sa Ludwig. Okay, so I will encourage you to travel and include in the bucket list. No? Asa mong dapita, isang nagtamang sa ambisyon na lang. And then tanawa na lang ninyo, asa tahing abot. Okay, go. Some of the areas na naantuan na to, pero ngayon ko, layo kayo ako ba, di ako kumbalik, as long as naantuan na ninyo. Ang importante yung kaistorya na kung sa safari in Africa o sa area sa barang. Okay. Ayan sa pagkamission sa Europe, kung ako na ito matuyong ang Asia. Because there are a lot of beautiful na mga mabisitahan na ito sa Asia pala. Ilang pinag-record na yung ang Cebu Pacific. No? Yan, ang mission na ito, tag-mabisor ko na. Yan ang Cebu Pacific ko siya. No, so muna siya. Tara. O buban pa. So talaga na ito, lalo natin ang mga areas na wala mag-require o visa. Pinahanap ka nga, passport lang. Problema ba? Kung yung kay passport, hindi ka ka-travel.
Alas ba ito kasatay, alas ba ito kasasigyo, mga ikalitid lang, wala lang ka, what a special visa or special passport. Okay, so kihayayin na lang kung saan posible na tumato sa Thailand. Sabi nyo po, agibutang tayo po dyan, elepante. No, okay, when you say Thailand, ang famous dyan, ang elepante. During my time, as part of the international study, hindi mo na. Okay, next. Okay, we're going to Singapore, lion in Asia. No? May lion. So, usap ko na siya nag-iigwan na kung saan something niya na special feature na may mga makapanghinabog ka. Okay. Okay. Pag gawin ka ng China, adal ka ng China. Either ka pa sa Beijing, sa Xinjiang, sa Macau, sa Xiamen, or sa Guangzhou. No? Kung matulog ka sa Japan, I think, sabi nyo nung nangyong nga sa Japan, Osaka, Tokyo, natin mga itag 7.5 earthquake dito. Pag-ingon nila, hapa, pagkanaw na mo, uy, naroon ang hapa, kung paano sinig pinusilay. Sa amin, di ba, man, sa Pilipinas, pag-ingon, hapa, kanina po, hapa, kumunta na, di ba? Okay, maghapa. Ang aming to, kaya nila pa. Siyempo lang kayo lang. Kusunan kayo siya, no? Normal lang din sa amuas sa Japan. Kanang 7.5 earthquake. No? So, kuha na sila kayo. Resilient na kayo sa mga disaster like ng mga earthquake. Na-use man sila. No? Okay. Okay, that's part of cultural immersion. Matanaw na to siya. When you say Moscow, ako tanda, Moscow is Kremlin, pero wala man makita sa buwang staff ang Kremlin. The modern Moscow na siya. And St. Petersburg, you can see St. Petersburg, the famous palaces and castles in St. Petersburg. So, mauna yung makita nyo dito. Okay. Okay, kayo ka sa Europe, Netherlands, Switzerland, Umiltao, Belgium, Antonio, katong famous na sagan, Norway. You will find Aurora Borealis. And that's Aurora Borealis. There's a fireworks in heaven. At ito lang ang makita sa Norway. Ito's pinakatuloy sa Arctic na pangalit. Yeah, ano man ang gawa sa Nagorda Hemisphere? O kuban pa, no? Sumagaya ito ang pangalit. Pero so, that is something na learning ang libre. At kung saan man ito, may kikao, may kikuan na ito. O niya, pag-ingon, eh, kumusta ang first at Tourism Congress in Mua? We've been to London, we've been to Japan. Kasi naarang ka din ka? Naarang ka din ka? Kita ko yun ni Aurora. Okay. So, kaya nga mga highlight, ay ato ina-share ka niya. Kasi pagkakot ka ato, pero we'll learn from the experience of others. And then, sa patuloy, part na sa bucket list, maybe in the future, hindi na lang ang part sa bucket list, kundi ma-adun na rin yung nursing. So, yung nalaan, magtanaw na ito. And that's part of Belgium and part of Australia, katong sa auto ko sa whether that's the Tupanghimo or the famous building of Helike. Okay. When we can see the unsa mga famous sa city, that's our opera. Ayaw ko tangi si city o lain na landmark. Kaya yung famous is opera. Or Melbourne is the famous, the educational center in Australia continent. This far, unang yung ko, nag-atol ko dito ng travel for 30 hours. Layo na kayo kung umbalik niya. Isa pag libre ko ko. Oh, tungkol sa kalayo. Okay, that's the price of a deeper in Rio de Janeiro. Similar to Kaluya. So, ato na lang mas kayo ng Kaluya. Rather than Maluya ko ang ato rin na kita. Okay, in North America, Quebec, Toronto, I think si Mio, no, no, together with the family, pag pula nag-asuroy dito. So I'm sure na atas tayo na-learning kung saan nakita ka dito. Tapos kartas tulay dito sa New York. Okay, so kaya ako na yung tatay mo, ah, pwede nila ito, kamukulog ito.
kulay. Yes, sa kulay sa Ontario, pa ikot sa New York, yung nalilang kulay. Pwede na rin matatapok ang kulay ng continent. Okay, this is the famous area in California where the world famous ng mga leaders dirihin mo na retreat sa past country. No? Okay. The Africa, I was able to visit also the famous safari in Tanzania and in Nairobi, Kenya. Okay, that's the biggest safari area. Hindi na basta-basta pilaka Italia lang. At dito lang makita yung mga kailangan ko. There's an migration during the July, August, September. That's the famous migration ng mga leaders ng mga animals. Mutapok lang na sila ang ipanong. Mura na sa naging parin. Okay. I think that's some of the areas na diyan ato ma-learn ang best practices in terms of agri-tourism, community tourism, and other tourism na ila ika-showcase. Pero sa usalang learning, ang mga micro-entrepreneurs nila, mabuhi din sila. Tungkol ka ilang mga micro-entrepreneurs, kada bisita nila dito, ipahapit yun na nila sa ilang micro-entrepreneurs. Kung makaanto ka sa Korea, sigurado kang papitong yun to sa kung saan ang famous na kung sa Korean, ginseng. Kaya sa mga laki pa na, walay ka doon yan. Basta magkainom ka ginseng. Pero karoon na naipag ko, choktong. No? Choktong na po na karoon. And you know how much is the choktong in Korea? That's the famous karoon na auto. Kung saan ang produkto sa ilang kahoy. Tagdubinta pisos ang buo. Mura na lang siya o food supplement. So yun anak sila, grabe ang marketing nila. So ang ako lang rin is, I hope si Dungdong iunanin na maayong market ang ato mga municipal tourism, maayong market. Pili, tanawa na ato sa area. Kung doon natin mga bisita, buhia ang mga gagmay na ito ng mga micro-enterprise nila. Aron, kanunay, mo-produce sila at mo-enhance sa ilahang produkto by way of creating an environment ideal for agri-tourism, farm tourism, community tourism, para muta. Balik ka sa Misamis Occidental, explore Misamis Occidental, where the color of nature is greener. Thank you very much, my special report. This is special report.